today's video, mag-grocery shopping tayo! Andito nga pala tayo sa Pack and Save Hamilton. Kailangan na naman naming mamili kasi wala na naman, butas na naman ang aming stock sa bahay at kailangan nating mag-grocery. Bubuo nga talaga sa iyo ang mga fruits at saka vegetable kapag pupunta ka dito sa mga grocery supermarket sa New Zealand. Ito palang Pack and Save, isa sa mga napakalaking supermarket dito sa New Zealand. Excited ako kasi first time naming pumunta dito sa branch na ito nila, dito sa Hamilton. At naiinganyo talaga kung tingnan yung mga, ang dami talagang stocks na mga fruits at saka vegetables. Kumuha pala tayo ng banana pero iba talaga yung sarap ng banana sa Pilipinas. Ito kasi parang ano kasi hilaw pa, siniship nila dito sa New Zealand kaya yung lasa iba talaga. Ito napakadami palang broccoli ang bumungad sa amin din. Alam niyo naman dito sa New Zealand pag winter ang dami talagang tumutubong mga broccoli. Kaya naman bumabaha talaga. Napakarami ding cabbage at ito kukuha tayo ng onion kasi kailangan nasa listahan yung ating sibuyas. Tutungo naman tayo sa kabilang ibayo at kailangan namin ng carrot. So yung mga anak ko, tinulungan talaga ako no, napaka-helpful yung mga anak kong kambal. Si Silas naman ay nilalamig, sobrang lamig kasi sa labas para talagang nagyihilo at saka nasa freezer ka. Napakagandang tingnan yung mga vegetable nila at saka mga prutas ay arrange na arrange talaga. Kumuha pala ako ng luya or ginger. Kailangan ko kasi ito pag nagsasabaw ako, nilaga. Meron din tayo ditong bawang. Birthday pala ng shop na ito at ayan, kukuha tayo ng mga special nila. May mga sales sila ng mga chippies. Meron din silang mga whole chicken na ang mumura talaga. Kumuha ko ng dalawang whole chicken at nilagay ko na talaga sa basket at kumuha din ako nito. Paborito ko ito talaga, ang Indomie. Ito yung substitute ko sa pancit canton at napakasarap talaga. Andito nga pala tayo sa meat section at naghihintay ako kay Mister at while naghihintay ako ay nakakita tayo ng follower dito sa Hamilton. Shout out kay Ate Brenda, salamat sa pag-follow at sa panonood ng vlogs ng McPherson Family. At ito na, continue na natin yung pag-shopping natin at ito kumuha na si Mister, nung ko napansin kumuha na siya ng maraming baboy at saka mga meat, karne. Dito sa kabilang banda naman yung mga frozen section nila, nandito yung mga lahat ng naka-freeze at ito kumuha ko ng cutlets ng prawn. Sobrang mura kasi half fry sa kabilang supermarket sa aming town. At namangha talaga ako, nakakita ko ng isda for the first time in my life. Kakaiba yung mga isdang binibenta nila dito at hindi ko talaga nakita before. Nakakita din ako ng bango, sinatawag pala itong milkfish sa English. At bumili rin ako ng mackerel kasi masarap tong iprito at saka isabaw. So ayan, hindi siya fresh no, frozen siya na fish pero okay na rin. So ito pala yung sour cream nila, kailangan ko ng sour cream kaya nilagay ko na sa trolley ko. Kumuha din ako ng yogurt kasi alam nyo mga anak ko, paborito talaga nila ang yogurt, especially if chocolate yan. Kailangan ko rin ng fresh cream, ito pala yung fresh cream nila. Kung meron tayong Nestle cream, meron din silang fresh cream dito. Kailangan din natin ng fresh milk, of course, para sa kape. Dito sa New Zealand, nakakabili ka talaga ng fresh milk at mura lang talaga kasi alam nyo naman, yung New Zealand is a dairy country. Maraming baka dito at marami silang gatas. So ito na, dito pala yung bakery nila at tumitingin lang kami, tingin-tingin kung meron kaming mabili dito. Gusto pala ng mga anak ko ng donut pero sabi ko hindi tayo magdo-donut ngayon kasi bibili tayo ng cake. So si Mister kumuha pala ng itlog, kailangan din namin ng itlog, napakamahal pala ng itlog dito sa New Zealand. Kasi alam nyo naman yung mga manok dito cage free na, hindi na pwedeng ilagay sa tangkal. Kailangan nala silang patakbuhin kung anong gusto nilang gawin. Andito naman yung mga pastry nila, yung mga quiche at ang mga iba-ibang mga ano ba to? Kung pwede mong ilagay sa oven at kung gusto mo ng easy meal. So nilalamig pala si Silas no, binigay ko na lang sa kanya yung aking jacket. Medyo malamig din kasi yung loob nila, naglagay pa sila ng air condition talaga. So yun na, medyo puno ng ating trolley at kailangan nating bumili ng chocolate. Of course ito yung paborito ko, ang Whittaker's. Pumili pala yung mga anak ko ng candies pero sabi ko sa kanila, hindi tayo bibili ng candy today kasi nakabili na kami kanina.
Yung mga anak ko, tinitrain talaga namin na hindi lahat ng tinuturo nila ay pwede nilang bit-bitin. Magli-limit din minsan kasi naman, hindi natin spoil yung mga anak natin, no? Kailangan kasi natin bumili ng mga bagay-bagay na naaayon sa ating budget. So ito naman, kung meron tayong Norcube sa Pilipinas, meron naman sila ditong okso-okso. Ito yung beef broth or chicken broth. Ito yung ginagamit ko kasi minsan nauubusan ako ng mga Nor, pork cube at saka chicken cubes. Good for cooking din. So ayan, yung mga anak ko kumuha na naman ng Nutella. Paborito nilang Nutella ngayon, lagay sa tinapay. Minsan yan yung breakfast nila at sold na talagang breakfast na wala nang maraming chichibureche. Sobrang laki na talaga ng mga anak ko. Kahit yung pag-grocery shopping namin ngayon ay nakakatulong na talaga sila sa mga bibit-bit. Naalala ko noon, umuupo lang sila sa trolley at tumitingin lang kabal kami nag-grocery. Ngayon si Silas na lang ang naupo. Dito na kumuha pala kami ng Oreo kasi alam niyo naman yung Oreo, paborito din yan ng mga anak ko. Hindi talaga nawawala sa listahan. Kumuha din ako ng mga crackers. Ito pala yung Ritz, is para siyang tita. Fita ng Pilipinas. So ayan si Mr. kumuha ng mga napakaraming rice. Alam niyo naman yung bahay, pag walang rice, ay nako, hindi talaga mabubuhay. Pumili din kami ng mga cereal at ang napili ko ay Coco Crunch. Ayan, patapos na pala tayo at naikot na natin ang buong supermarket. Napakalaki talaga. Kumuha din ako ng Vicks kasi alam niyo yung mga anak ko, sakitin talaga pag winter at ito talaga yung Vicks ang nagpumutulog sa kanila kapag nagkakasakit at nagkakasipon. So ito na, magbabayad na tayo at natapos na kami sa pag-grocery at mabubutas na naman ang aming bulsa ngayon. So dito pala sa Pakin Save, no, ikaw pa lang magbabag ng iyong mga pinamili na groceries at sila ay hindi nagagawa ng mga bagay-bagay na yan. So ito na, tapos na tayo sa pag-grocery at kailangan nating ilagay sa sasakyan yung ating mga pinamili at kailangan pa nating ibag. Pagkatapos nga pala naming mag-grocery ay pumunta agad kami dito sa Filipino shop. Kailangan ko kasing bumili ng toyo at saka suka at saka ano pa, magic sarap. Minsan lang talaga kaming magpunta dito, no, sa Pino Plus dito sa Hamilton kasi nga medyo malayo. At meron naman kasing nabibili sa online now na i-deliver lang sa bahay nyo. So ito na, papasok na tayo at kukuha na tayo ng mga bagay-bagay na mabibili natin dito. So ito pala yung Philippine shop dito sa New Zealand. Napakaraming bagay na mabibili, parang nasa Pilipinas ka lang talaga. Yung difference lang is yung presyo. Ikot-ikot ako at hinahanap ko talaga yung Silver Swan at saka Dato Puti Soy Sauce. Yung mga anak ko pumili nitong Big Juice kasi naalala nila yung nandun kami sa Pilipinas, ito talagang palaging iniinom nila. Ang naging paborito nilang inumin tong Big Juice. Nag-ikot-ikot naman ako at nakita ko dito yung Tender Juicy Hot Dog. Meron din silang maraming frozen na mga bagay. Meron din frozen na ampalaya at saka isda. Ito na, nakita ko na ang hinahanap kong Dato Puti Soy Sauce at saka suka. Kinudo ko na talaga ang pagbili kasi hindi matagal-tagal pa ako makakabalik dito. Kailangan ko lang bumili ng oyster sauce at saka ketchup. So ayan na, nakita na ni Mr. yung oyster sauce. Ayoko pala yung mamasitas. Gusto ko yung isa, yung parang Thailand. Made in Thailand. So ayan. Pumili rin ako ng golden bihon kasi magpapansit ako minsan. At saka meron din tayong pansit canton. Kumuha din ako nitong Nor na sinigang. Si Mr. kumuha naman ng spaghetti sauce. Mag-spaghetti ata siya. At nakita ko rin yung crispy fry nila. Tingnan ko talaga yung expiry, no? Kasi minsan nag-expire, yung malapit na siyang ma-expire, binibenta nila. Minsan kasi matagal-tagal ko pang gamitin, kaya kailangan ko nang medyo matagal-tagal din yung expiry date. So ito na yan, dami-dami mga beauty products at mga derma. So, nagbayad na kami, natapos na kami sa pag-grocery dito, konti lang yung pinamili namin. So mga 2,000 pesos din yung bayad namin sa isang maliit na basket. Pagkatapos namin mag-grocery ay umuwi agad kami at nagbiyahe ulit sa lamig. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!